Magandang umaga po. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. Dito po tayo sa Microbike Usorobio Brands. So bali maglalabas tayo ng bagong modelo ng kanilang enduro bike, which is MX150XR. So ayan po siya. So bali may dalawang kulay na available po tayo, which is color red at color black. At meron po silang MX200cc. Ayan. At meron din po silang MX250cc. Bali, may quick review po tayo about sa motor na to sa mga previous video po natin. Ayan, sa mga kapwa nating trail riders dyan na mahilig sa enduro, dito pwedeng pang trail at pwede rin pang karera. At meron din po silang repo na mga enduro dirt bike sa abot kaya for only 17,000 pesos only. So, balik po tayo dito sa MX150XR. Yan po, so nakalagay na po yung gasolina, battery, at merong kunting adjustment sa carburetor bago pa na rin. So, ayan po. So, ayan po guys, umaandar na po. Napakaganda po ng kanyang idle. So, ayan. Kunting-kunting adjustment lang sa carburetor. Alright. Ayan. So, okay na po. So, ikakarga na po natin sa pickup. Ayan. At yun na natin itutuloy yung mga konting review about sa bagong-bagong MX150XR. So, ayan. Nakarga po natin yung bagong-bagong MX150XR. So, dito lang po sa Usorobio Microbike Branch. So mamaya, antabayanan nyo po yung quick review po natin about sa dirt bike na to. At i-reveal po natin yung price, specification, at iba pa patungkol dito sa dirt bike na to. So ito na po yung quick review natin about sa MX150XR. So mas maganda nagpunta tayo dito sa may bukid para may presence of mind tayo na masabi natin yung mga basic lang na nalalaman natin about this kind of dirt bike. Yan, kasama natin si Jonas at si Argel. Yan, bali yung gagamit ng motor na ito guys, si Jonas. Yan, bang old China category po natin. Okay, so di na natin patatagalin pa. Let's get started na. So yan, napakaganda yung view natin dito. Maliwalas guys. Yan, pulubog na yung araw kasi mag-alas 5 na. Okay, di na natin patatagalin pa. So dito tayo sa makina. Makina niya guys, OHC, meaning overhead cam. So naka-timing chain yan guys. Yan, it's better than pushrod para sa akin lang guys ha. Mas maganda kasi yung timing chain para sa akin lang. Kaysa yung pushrod, ewan ko lang sa iba. Yan, 150cc, OHC engine. Bali, meron siyang digital panel gauges. Yan siya guys. Oh, digital. Tapos dito na rin lang tayo nag-umpisa sa may handlebar niya. Clutch niya napakalambot guys. Pag kuminto po tayo at nakakambyo, pwede pong panda rin. Basta pipisilin mo lang yung clutch lever niya. Yan kasi may sensor siya dyan. Saka yung throttle niya, naka-quick throttle na siya. So, nandito sa right side niya yung push start niya. Yan, so road legal nga guys, kaya meron siyang left and right turn, meron siyang busina, may kill switch, nandito yung kill switch niya guys, saka nandito yung switch ng headlight. So ang pinaka gusto ko dito guys, itong headlight niya. Meron siyang apat na LED bulb. Parang sa Beta, kung alam yung Beta na dirt bike. So, meron siyang kunting similarity dito sa may headlight banda. Yan. Saka flexible po yung front fender niya. Saka yung speedometer cable niya, digital na rin. Yan. So, ang di ko lang gusto dito guys, ito, naka-osle.
Kasi pag trinail mo to sa medyo masukal, talagang masasabit to, guys. So kailangan remedyo mo, ipunta mo doon. Natatanggal naman to, guys, oh. Yan. Pwedeng uunat ng ganyan. Yan, basta remedyo lang para di masabit kung sakaling dadaan sa mga masukal na daan. Yan, so naka dual piston yung caliper niya dito sa sa harapan. Tsaka yung size ng gulong niya, guys, sa likod is 16. Ayan, 16 rim. Tsaka dito sa harapan is 19. So ang kagandaan nito, guys, talagang naka-design na pang trail, pang karera o enduro cross. Kasi naka rim lock siya. So alam ko naman, guys, na alam nyo na ang gamit ng rim lock sa mga kapwa natin dyan na mahilig sa trail. Ayan, so road legal nga. So, gaya ng sabi ko kanina, kaya meron siyang busina. Ayan, ano pa ba? Yung directional light niya o flasher light is LED na rin, guys, yan. Saka ito, guys, sa mga hindi kayo nakakaalam to, konektado to sa may malapit sa Tambocho. So pagkakalam ko dito, guys, yung seat na nito, yung pangalan is Euro 4 ata. Parang anti-pollution device na rin. Iwan ko, talagang tawag nito is Euro 4. So naka Euro 4 po to. Yan siya. So yung cambio nito, guys, is hanggang 5th gear. Yan, 1 down, 4 up. Okay, so yung mga talagang cambio ng enduro, guys, 1 down, 4 up. Saka yung carburetor niya, napakalaki, oh. Nibi. Yan, so yung magandang pangalan ng carburetor, guys, Nibi. 24mm. Yan. Saka electric start and kick start. Yan. Pero yung swing arm niya lang, guys, is bakal siya. Hindi siya alloy. Magsi. Pero pwedeng magpalit ka pa rin ng gulong. Kayang-kaya yung size ng 17 rim dito. Yan. So, sinabi ko kanina, guys, na naka rim lock siya. Both front and rear. Yan. Tsaka yung kagandaan nito, guys, yung sa connection ng monoshock niya, hindi siya nakapatong dito. Kagandaan nito, guys, is mayroon siyang linkage. Yan. Naka-linkage siya. Yan, sa ano pa. Yan. Pwedeng angkasan. Ang caliper niya sa likod is ito, single piston yung caliper niya. Bali, meron siyang carrier dito. Pwedeng panglagyan ng hindi masyadong mabigat na karga, pero tinanggal lang namin. LED pa rin yung flasher niya dito sa likod. Yan, kung sa mga yan, sa mga kasama natin na mahilig sa trail, pwede nyong tanggal nito. Yan. Kasi usually kasi sa bundok, pag nag-uuno yung motor, ito yung unang tumatama, guys, nasisira yung lagayan ng plate number. Tail light, LED na rin. Yan. So nasa rider pa rin kung gusto niyang tanggalin itong tail light. O, ganyan na. Saka meron din tayong lagayan ng kwan dito. Lagayan ng tools. So tinanggal ko lang yung tools yan. Hindi lang tools ang pwedeng lagay dito. Pwede rin tayong maglagay ng merienda. Pwede kang maglagay ng saging dyan kung gusto mo. Pwede. So nga pala yung Tambocho niya, guys. Sakto lang, guys. Hindi naman siya masyadong basag. Pero maganda sa pandinig. So mamaya paundar-panda rin natin para marinig nyo. Meron siya nakalagay na strainer dito, guys, pero tinanggal lang natin. Strainer siya na parang silencer para hindi gaano maingay. Pero para sa akin, hindi naman siya maingay, sakto lang. Napanda rin natin mamaya para marinig nyo. So ano pa? Meron na rin siyang MMC yan. Ito yung trademark ng microbike. Parehas ng yung previous na video natin. Yung 250cc na MX. Meron din ganito MMC. Sa nga pala yung suspension niya sa harap, naka upside down na. O inverted fork. Usually sa mga dirt bike, meron siyang handlebar pads dito. So alam na natin kung anong gamit ito. Just in case na mag-uuno siya o tatama sa dibdib, hindi ito masakit. Kasi bakal yan, eh. Yan. Malambot. Saka yung upuan niya, guys, maganda. Malambot. Kahit matagtag yung daan, mabato. Yan, malambot. Saka malambot yung monoshock. Yung upuan, di masakit sa bitlog. O, yan.
Okay, so yung mga hindi natin nabanggit, marami naman na nagkokontentang ganito. Panoorin na rin lang ninyo yung video nila para sa mga dagdag palaman ninyo yung hindi natin nabanggit. Isa nga pala yung sprocket nya sa harap is 14 teeth, at saka sa likod is 45, yan. So 428 po yung size nyan. Iwan ko kung meron nabibili o na-order na 520 na TV duty na kadena at saka sprocket. Sa palagay ko meron siguro. Saka yung capacity ng tanke nya, so mamaya ipa-plus back ko na lang ulit yung description nya, yung lahat ng specification nya, yung ground clearance nya, yung bigat nya. So ang pagkakalam ko, ang bigat nito is 99 kilogram mata. So magaan sya, nabubuhat naman ni Jonas. So, ito po yung pangalawang anak ko na kumakarera. Yan, siya yung gagamit dito. Okay, pandarin mo nga para kuan. Neutral mo muna para patinig natin yung kuan, yung tunog ng tambutso niya. Oh, so yan guys, yung tunog ng tambutso. Ang ganda talaga. I-rip natin. So, although kahit medyo basag ng Jonas kasi guys is nakikipagkarera po siya. Kaming mag-ama, makarera po kami. Malakas guys, nagwiwili. Kahit sa second gear nagwiwili siya. Sabay, sabay. Paigit, paigit. Gamit ko na motor, oh. Okay. Maraming salamat guys sa pananatili nyo sa ating YouTube channel. So, isa na naman pong quick review about sa dirt bike yung ating inihandog sa inyo guys. So, mga basic lang po yung nasabi natin about sa dirt bike na to. So, yung mga iba, ay search na rin nyo sa Google. Yan. So, ang kagandaan nito guys, ito. Naka-chain guide na siya. Yan. Saka yung height niya guys, talagang abot kahit 5 flat yung rider. Mababa lang siya guys. Pero kung gusto mong itaas ng konti, na-adjust naman yung monoshock niya. Yan, na-adjust. O di kaya, palitan mo yung linkage dito. Pero itataas ko yan. Kasi usually nga sa mga karera, pag hard enduro talaga, medyo sasayad yan. Yan, so nasa gagamit na rin. Kung ano yung gustong ibain dito. Ito, pwedeng i-bend mo ng konti hanggang dito. Dito siguro, para tataas sya. Saka pwede kang maglagay ng engine guard. Maluwag pa naman yung space dito. Dagdag protection. So, the best talaga pag may engine guard dito. Ito nga, may bakal dito. Wala naman siyang drain plug dito sa silong. Dito lang sa side. So ito lang yung pinuprotektahan guys. Saka ito. Mahirap na pag tumama sa bato. So kailangan talaga may engine guard.
Tsaka ito rin guys, yung ayaw ko dito, gusto kong i-revise. Balak kong i-bend dito para dito na siya guys. Ito yung level niya, masyado kasing mababa eh. Tsaka yung foot peg niya parang masyadong mahaba. So ang gagawin ko dito guys, para sa akin lang guys, putulin ko dito tapos putulin dito. Siguro tanggalin mo ng uno siguro, saka mo idudugtong dito para ganyan na siya kahaba, ganyan lang, ganyan siya. At least kahit megs siya, kung may mga bato, kahit gumagalaw pa yan, pag nabangga ng malaking bato talagang dito mapuputol dito yan. So yan lang. So yung mga ibang rider pwede rin lagyan ng mga accessories kung gusto nila, pero most usually kapag dirt bike yan na talaga, hindi na kailangan yung maraming burluloy kasi bundok lang naman yung pupuntahan. At saka sa mga nakikipagkarera, hindi na kailangan yung pampabigat na mga accessories dyan. Yung iba ginagawa nga pang skeleton, handguard lang. Tsaka oo, maglagay tayo ng handguard dito. So yan, maganda rin may handguard katulad nung sa akin yun. Yan, ito may handguard. Okay, so ayan, dyan na po nagtatapos yung content natin sa araw na to. Uwi na tayo. So kinailangan pa natin magpunta dito guys, para mas maaliwalas yung view natin dito sa gitna ng kabukiran. Yan. So, babay na po. Okay na. Babak naman na bilang na. Paalam. Tara na, Angel. Let's go home. Okay, uwi na kami guys.